Pagbigyan na yung buhok ko kasi kakagising lang nyan ngayon. Happy New Year! Sabi nga nila, New Year, New Me. Pero bago ako maging New Me, is kailangan ko muna maintindihan ang lessons mula sa past. And gagawin ko yan ngayon sa first video of this year, gamit ang pag-analyze ng aking last video, ang fan-made music video para sa kantang Afraid of Heights by Jamar. Anyway, para sa akin kasi important tong music video na to kasi ito yung masasabi kong video na binigay ko yung best efforts ko talaga. Napakaraming first times ko dito sa video na to. First time na manghingi ng permission ng isang artist para gamitin yung work nila. Second is, first time ko rin manghingi ng permission sa ibang tao para magamit yung property nila para maging benefit na shoot. Third, ay first time kong gumawa ng storyboard and shot list para mag-guide yung production scenes. And fourth is first time ko din mag-direct na ibang tao, yung mga kaibigan ko. So last year, nung inisip ko, paano kaya kung itong mga first times na ito is gawin ko na lang isa-isa sa next year, sa 2024. Pero nung nakakita ko ng chance, tinake ko na agad siya, hindi na ako naghintay pa ng 2024. And ito yung video na kinalabasan. Okay, before tayo mag-dive sa music video is, explain ko muna yung story na to ayon sa kanyang artist. So, this story ng song is basically fresh from a relationship yung character na yun. And even though na may mga pinagdadaanan siya, go pa rin naman siya na pumasok sa relationships para makita yung taong talagang gusto niya. Basically, ganun yung TLDR nun. And para sa akin, na isang tao na hindi pa napasok sa isang relationships, yung na-imagine ko is, meron isang character na, yes, fresh pa siya mula sa breakup nila, and parang andun pa siya sa period na nag-move on siya mula dun sa relationship niyang yun, and nagkataon na parang gusto siyang ayain ng mga kaibigan. Nung nakisama na siya dun sa kaibigan niya, parang through that experience, parang either na limutan or na rewrite na yung mga bad moments ng previous relationship niya, and hopefully in the end is maging parang kahit paano ready siya pumasok sa isang or mag-consider ng isang bagong relationship. Yun yung interpretation ko. Sinabi ko yun sa ano, sa artist, and sabi na okay lang din naman yung interpretation na to. G na to. So, yun. Basically, yun yung story. So, without further ado, ito na ang music video. I'm the kind of guy who makes plans months and years from now. My heart grew 10 times when you said you'd do it too. Hindi ko lang kung, I think sobrang obvious yan, pero yung mga Polaroids kasi dapat siya, and printed ko lang sila sa bond paper. Talagang papel lang talaga siya. Nakakatawa lang. I think it's funny. Pero kailangan ko lang naman kasi na isang bagay na magre-represent ng parang memories nila, and naisip ko na, what if through pictures? And hindi naman ako kuha ng photo paper since mahal yun. So sabi ko, print ko na lang sa isang bond paper, gupitin ko lang sila na parang Polaroid. So yun, yun yung reason ko ba't may mga ganito. Sometimes I wake up in the night, hold my breath and pull you in. Everything's fine, all is right, cause now I got you. You woke me up. By the way, itong dreamy na sequence na yun is, well, if hindi obvious, is supposedly parang old memory siya sa perspective ng ex. Now, hindi lumabas na yung ex na yun in any form of way dito sa video na to. Pero basta dapat yung perspective yun ng ex. Kaya, kita nyo, yung si Miggy dito, yung past niya, is nakatingin siya directly dun sa camera. So, yun siya, and nakita mo nagre-reminisce si Miggy dito sa part na to since tulog siya, pero yun yung napapanaginipan niya and hawak pa din niya yung mga pictures na yun. So yun. Now I'm alive, I'm never going back to my old life. You lift me up, I'm afraid of heights. Hold up. Balik tayo sa part na to since
isang malaking fail actually tong part na to. Kasi paalis na kami nung resort niyan nung time na yan. And sabi ko, kailangan ko ng ganitong shot na parang ihinagis niyo ako sa ere. Kasi diba, you lift me up nga yun nasa lyrics. And nung nakita ko yun, since nagwamadali na kami, akala ko okay na yung shot. Kasi bala ko sana i-slow-mo siya. Kaso na-realize ko, imbes na sa mataas na frame rate ko siya na-shoot, sa regular na 24 FPS ko siya na-shoot. So ang hindi ganun kaayos yung frame rate niya para ma-slow-mo. And napilitan na lang ako gawing ganito siya. Tsaka masyado pala siya maliwanag. Nung tinignan ko sa camera, parang okay lang. Pero yung pala hindi. So, lesson to sa akin na kailangan ko i-check yung frame rate and check kung maayos ba yung exposure bago ko i-hit yung record na to. So, yan. I'm afraid of heights, but I don't mind, 'cause I'm here with you, I got all I need. Alright, pause. Itong shot na to is gustong-gusto ko kasi nakita ko lang tong buko na to. Well, shell lang naman siya. And then pinulot ko siya. And nakita ko since medyo pa low tide, tapos nakita ko, andun yung araw. Pinosition ko lang siya dyan and then shinot ko siya. And ito yung actual na slow-mo. Ito yun yung naka-slow-mo to. Ang ganda nung dali ng waves. Tapos ganyan pa yung framing. So yeah, proud ako sa shot na to. Parang throughout the videos nung part namin sa beach is may mga ilang shots talaga na wow, yung parang plinano ko talaga and maganda din yung kinalabasan. And may mga ibang shots din na hindi ko plinano. Parang shinot ko lang sila and then wow, ang ganda din ng kinalabasan nila. So yun, ito masaya ako dito sa particular na shot na to. I got all I need. Someday I'll take you home to meet my mom and dad and sisters. Will you take me to your father's resting place so I could ask him for your hand? Yung part na to is, ang gusto ko sana ipakita dito is, since kasama si Miggy dun sa, well, yung character na Miggy dun sa kanilang outing is, parang, dun sa outing niya, parang biglang may na-remember siyang, ano, yung memory nila nung ex niya. And since minsan kasi I understand, kahit hindi ako serious ng relationship, is nakaka-trigger talaga yung mga bad memories. Or rather, may mga bagay talaga na nagtitrigger sa atin ng bad memories. And parang at that moment na-activate yung fight or flight response nila. And specific sa character na ito is yung flight response niya yung nag-activate. And parang ayaw na nang tumuloy dahil dun. Pero of course, dahil sa story na to, andito yung mga kaibigan na para tulungan siya and hinatak siya pabalik. Never make you cry on purpose. Always be on my purpose. Always. Okay, itong part na to na may apoy dito sa grill and nagba-barbecue, I would admit, napakarami kong shots na puro yung naglulutong part and at isa lang yung pinili ko. Like, I think 20 or 30 videos yung tinake ko. Tapos, isa lang yung ginamay ko and ito lang, eh, napakasaglit lang yun. Kasi hindi ko talaga alam kung ano gagawin noong time na yun. So yeah, yun lang. I guess mas maganda kung mas efficient pa siguro sa the future sa dulo. Be on my best behavior. And if you doubt it, then I will show you. Etong isang shot na to yung naglalakad yung mga kaibigan ko. Ang ganda niya, hindi ko siya plinano. Nakita ko lang sila naglalakad randomly. Medyo kasi may sand dun sa part na yon. Pero ang ginawa ko na lang is, binaba ko yung camera ko, tapos na nakita ko na parang, wow, parang naglalakad sila sa taas ng tubig. Well, yung ibang part, yung ibang tao dito. Parang, wow, okay to ah, ang ganda nito ah. Nakita ko lang yung chance, tapos kinuha ko lang siya. Tapos, nung tinignan ko na habang in-edit ko siya, wow, ang ganda pala nito, tapos na-slow-mo ko pa siya. So yun, ito yung isa sa mga shot na hindi ko talaga plinano, and ang ganda ng kinalabasan nila. These words fail sometimes, you woke me up. I'm alive. I'm never going back to my old life. You lift me up. So yan, ito na yung continuation ng story na parang nanonood lang si Miggy.
or yung character dun sa mga kaibigan na naglalakad sa beach. Tapos parang ayaw niyang sumali kahit inaaya siya ng mga kaibigan niya. Pero yung mga kaibigan niya, having his back, hinila pa rin siya para maglaro ng touch ball. So yun yung part na ito. Etong shot na to is, hindi ko rin to parang plinano, parang nakita ko lang, paano ko gawin ko to? Lagi ko lang camera dito. Hindi ko siya pinag-isip, parang hindi ko siya inisip kasi tinan mo, naka-focus siya near, tapos saka ko siya pinocus sa far. Pero hindi ko napansin na yung autofocus kasi yung ginamit ko, hindi ko napansin na hindi siya mabilis nag-focus na parang medyo gradual siya. So parang ang ganda nung kinalabasan niya. Parang, wow, may ganito pala ako shot. Amazing. So kadalasan kasi since hindi pa ako ganun ka-experience, spraying and praying lang yung ginagawa ko. Pero kahit pa paano, out of 10 or 20 shots, is may isa akong shot na maganda, I take it. Masaya ako dun. Napakaganda results nun. So yan, it's ito sa mga shots na yun. But I don't mind, 'cause I'm here with you, I got all I need. So, eto na yung part na kasama na si Miggy kahit na hinila na siya ng mga kaibigan niya. Kasama na siya makipag-interact sa iba ng mga kaibigan sa kanilang outing. And eto na yung part na parang nagsimula na siyang mag-enjoy. Diba kanina nung simula, pagkapasok na ng beach, parang sad pa siya, ayaw niyang sumama. As ito na yung part na sumama na siya and then nagsisimula na siyang mag-enjoy talaga. Lift me up, even though I'm afraid I need you here. Need your love, I need you bad. Lift me up, even though I'm afraid of heights. Okay, etong part na to is yung parang nag-move on na si Miggy dapat. Or at the very least, parang na-overwrite na yung mga bad memories niya mula sa kanyang previous relationship sa mga nagagawa niya memories ngayon kasama ng mga kaibigan niya. So, yun yung reason kung bakit pinili ko yung effect na parang nasusunog, di ba? Tulad ito. Yun, tulad nung yung parang nasusunog na parang pages kasi parang nirepresent dapat niya yung memories. So yun, tapos ito yung current. And fun fact nga pala, yung nakita niya salamin ko. And fun fact nga pala, well, hindi ko siya tatawagin fun the fact, pero nawala naman salamin dito sa outing na to habang nagsushoot. And kitang-kita yan dito sa scene na ito na kung saan naglalaro kami sa doon sa dagat and then nahulog yung salamin ko. Ayun. Nung nahulog yung salamin ko dyan, hindi na namin siya nakita. Naghanap na kami ng isa or dalawang oras doon. Hindi na siya bumalik. Tatlong araw kami sa beach na wala siya sa umaga nung second day. So may isa't kalahating araw ako wala akong salamin. And then parang lahat ng bagay ay blurred lamang. So yun, sad na to. Rest in pieces. Para sa akin salamin. And at least more motivation. Added motivation siya para tapusin ko tong project na to. So yun, salute. You woke me up. Okay, etong shot na to is hindi ko actually siya gusto, pero kahit pa paano nagawa ko siya na parang masama din sa video. Malakas yung hangin and nakita ko itong puno na to na umaano yung branches niya dun sa hangin. Tapos may andun yung araw, may flares. Parang okay naman siya kasi gusto ko makita yung flares na nahaharangan nung leaves niya. Yeah. Kaso, sa tingin ko, hindi lang ganun kaganda yung korte nung puno. And wala akong makita yung ibang puno na mas maganda yung korte para dito. So, pinabayaan ko na lang siya. So, yun.
why I'm alive. I'm never going back to my old life. So nag-enjoy na si Miggy sa part na to, kasama yung mga kaibigan niya, and nag-enjoy na silang lahat, and masaya na yung mundo. All sa para mag-slow down yung lahat. You lift me up, I'm afraid of heights, but I don't mind. So yung dito sa scene na to, sa stories, masaya na sila Miggy yung mga kaibigan niya, is ito yung parang papunta na sa padulom part. And yung ginawa ko ditong part is parang hindi pa ako gano'n man sa color grading, pero ginawa ko parang mas warm yung color temperature nila para parang para lang masabi na parang ay pa-sunset na. Ayan, kaya ganito yung kulay na tong shot na ito. Na kahit na actually mali yung kulay na yan, ginawa ko lang warm siya, pero dapat blue pa rin dapat siya since mataas pa yung araw. Dapat mas pa-warm na siya kapag malapit na siya doon sa horizon. Pero, well, kailangan kong palitan siya para magamit sa scene, no? Pero, yeah, something to keep in mind siguro sa future. I got all I need. I got all... Tapos ito na yung part na parang nag-iisip na si Miggy na parang hindi naman pala ganun ka sama yung buhay na yeah, may past relationship siya pero kaya naman niya. So, yun. So, ito parang nag-enjoy na siya sa buhay niya. All I need, I got all I need. Up here with you, I got all... So, parang nag-enjoy na siya sa buhay niya and parang siguro ready na siya sa ibang relationship pa. Wala nga akong experience sa relationships, pero na-imagine ko na kapag nag-move on ka mula sa isang past love, ay siguro at some point, siguro malapit sa dulo na point na parang naka-move on ka na, or at least kahit paano na-overcome mo na yung karamihan ng bad experiences, and parang feeling mo magiging ready ka na sa isang relationship, or at least isang bagong relationship. So yun yung gusto kong kunin dito, and kung bakit parang naglalakad na siya sa beach, nagre-reminisce na siya, or inisip na yung parang tungkol sa buhay niya, and then parang merong biglang kamay na lumapit sa kanya. Yung parang yun yung gusto kong maging symbolism noon. So, yun yung rason. Tapos na-realize niya parang, wala pala talagang tao doon. Nasa isip ko lang yon, and then, yun. Again na yung song. And yun po, nagtatapos ang ating music video, Afraid of Heights by Jamar. So, yun. So, sa ending, tapos yung kanta, lumabas na yung title, and then nalagyan ko na ng sounds ng hangin and ng waves para lang sabi na, nasa beach to. So, yun na yung ending niya. And thanks sa panonood. Pero kung magtataka kayo, bakit ko ginagawa to? It's because para sa sarili ko to. Para lang ma-compare ko na, okay, ito yung current na alam ko ngayon, and hoping ako this year, 2024, na gumawa pa na mas maraming videos and improve pa yung sarili ko. So hopefully by the end of the year, ay mas marami na akong alam and mas maganda na yung mga nagagawa ko. So basically, ang goal ko kasi is matutunan ko lahat, well, at least, hindi naman lahat, pero karamihan ng mga bagay na nasa harap at likod ng camera, from pre-production to post-production. Yun yung goal ko in the long run, beyond this year. So, para sa akin, isang malaking bagay na na-express ko yung best ko and na-analyze ko siya ngayon. And hopefully, in the future, may improve ko pa yung sarili ko. So, yan. Thank you for watching. And kung gusto na isa pang video na sa tingin ko, nagawa ko din yung best ko, pero more on sa post-production side, sa editing side naman, panoorin itong video na to. Ito yung aking cover file sa Farmer Refuted. Na kung saan ang dami kong ginawang editing doon para lang magawa, para lang maging wow! Kalaban ko yung sarili ko, parang ganun. So, yan. Maraming nyo. And thank you for watching. Bye!